Panginoong Jesus, nasa Bibliyang ito ang kabuuan ng iyong plano sa bawat isa. Dahil ito po ang tinatawag na secret recipe or recipe book ng aming buhay upang turuan kaming manalangin, nakakaiba, upang turuan kami, Panginoong Jesus, na pagtagumpayan ang mga problema na yun din naman ang problema simula noong unang panahon. Kaya kapag sinunod namin ang iyong salita, Panginoon, this instruction, O God, it gives solution, it gives prosperity, O God, it gives salvation, O God. Kaya nagpapasalamat po kami, O God, sa oras at sandaling ito. Alisin mo po ang mga balakid sa kanilang isipan, balakid sa kanilang puso, Panginoong Jesus, na mag-aagaw ng iyong banal at buhay na salita sa kanilang buhay. Huwag nilang mamiss ang opportunity, Panginoon, na sila ay baguhin mo, na ikaw ay makakilos sa kanilang buhay, at higit sa lahat, makita ka nila, makita ka namin, makita ng mga tao, ang iyong buhay na aming isinasabuhay sapagkat ito ang nais mo. As they hear the word of God, O God, they will meditate on it. As they hear the word of God, they will wear it, O God. Isusuot nila ito araw-araw. Kaya salamat po, ikaw po ang maluwalhatid at maparangalan, sa iyo po ang pinakamataas na papulit pagsamba, ang tanging pangalan lamang ni Jesus ang siyang maitaas. Amen and amen. Napakasimple lamang po ng ating pag-aaralan sa umaga at sandaling ito. It's about mentality. Mentalidad. Hindi ba naririnig po natin yung tinatawag na mental awareness? At ang isa sa pangunahing sakit sa ating panahon is yung tinatawag na depression. Kaya nga nakita ko doon sa isang post ko noong nakaraang araw, ang naiidulot ng pandemyang ito, ng mga lockdown na ito in a negative way, is what we call the word dystopia. It is the other term or it is the antonym of utopia. When you say utopia, napakaganda ng mga nangyayari. Napakaganda ng mga pangarap na naiisip mo. Yung dystopia, it is the opposite. Ibig sabihin, yung mga hindi magagandang nangyayari ang nangyayari sa iyong buhay. Ang mga mahirap, lalo silang nade-deprive. Bakit? Sabi ko nga ng isang araw sa aking post, yung mga mahirap, hindi sila makapunta sa mga mamahaling hotel. Pero yung mga mayayama at middle class, yung mga bata nila, nakakapaglaro sa mga hotel. So ano ang nadidulot ang pandemyang ito? Depression. Wala ka ng trabaho, hindi pa makalabas ang anak mo, hindi mo makapa-afford sa ngayon yung pag-hotel dahil mahal. Pero yung mga middle class, mga mayayaman, tuloy-tuloy ang paglabas sa kanilang mga anak. They can go sa mga probinsya na kung saan hindi mahigpit yung tinatawag ng mga quarantine protocols because they have money. Kaya nga naidulot na isang negatibo ng mga pangyayaring ito is yung the word dystopia. More suffering. Pero hindi para sa iyo ito, kapatid. Because you have offered your life a living sacrifice. Kaya hindi mo nararanasan ang matinding impekto ng tinatawag ng mga nangyayari sa paligid. Totoo po ang tinatawag na depression. And it is not from God. Depression is the work of the enemy. Nakikita nyo, napakarami na nagsisuicide, napakarami na nababaliw. Because the thief come to steal. God has not given you the spirit of fear. Pero ang bawat isa ay natatakot. Natatakot na baka mamaya yung katabi niya dun sa MRT, yung katabi niya sa bus, yung katabi niya sa jeep, baka mamaya sinasabi ng who, na sila yung tinatawag na mass spreader na tinatawag. Ang alam ko lang na pinakamagandang mass spreader is to spread the word of God like a virus. Kung kakatakutan mo lahat, magkakaroon ka ng paranoia. Kakatakutan mo, baka ikaw ay, yes, the virus is true, it's real. Hindi ko sinasabing peke yan. Pero doon sa tinatawag na 1 in 1,000, maaaring isa o dalawa lamang magkaroon noon o 10. O maaaring magkaroon yung 900, pero most of it are mild. Pero kadalasan, kagaya na sinabi ko kanina, doon tayo nagpo-focus na baka ako yung mangyari doon sa tinatawag na 1%.
Kaya nangyayari sa 1%, mamaya malalaman ninyo kung bakit. Buksan po muna natin ang salita ng Diyos, and this is where we will get the whole text. In Romans 12, verse 2. In Romans 12, verse 2, ang sabi dito, and be renewed your mind. Do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, what is acceptable, and what is the perfect will of God. Dito, sa napakaikling verse na isinulat ni Pablo, there are two commandments. Meron dalawang utos dito si Pablo na kailangan gawin natin. First thing is to do not conform to the pattern of this world. Ano bang pattern of this world? Lahat sila'y natatakot. Natatakot magkasakit, natatakot na mawalan ng trabaho, natatakot na malugi ang negosyo, natatakot sa lahat ng bagay. Yun ang pattern ng mundong ito. But the Word of God says, peace I give unto you. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo, hindi ko ibinibigay sa iyo ang kagaya na ibinibigay ng mundo. And in fact, ang sabi ng salita ng Diyos, you are in the world, but you are not of the world. Kaya ikaw ay natatakot dahil ikaw ay nasa mundo. Huwag kang matakot dahil iba na ngayon ang iyong buhay. Because the moment you became born again, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. That's the one thing na sinasabi ni Pablo. His first command, do not conform. His second command, ano po ang sabi? Dito tayo magpa-focus. But be transformed by the renewing of your mind. When you say transform, merong malaking makeover sa isipan mo. May malaking overhaul sa pag-iisip mo. Kung ikaw ang iniisip mo dati, kailangan ko magtrabaho para ako kumita ngayon, iba na ang isipan mo. Kailangan akong magtrabaho, unang-una, para umunlad yung pinagtatrabahoan ko, dahil ang sabi ng salita ng Diyos, whatever you do, do it for the glory of God. Kailangan ko magtrabaho para ipromote ako, para parangalan ko ang Panginoon. Kailangan lahat ng ating ginagawa ay para parangalan ng ating Panginoon. Dapat yun ang mentality natin. Sabi ko nga kanina, kailangan wag tayong, we do not go after our need, but we go who needs us. We go doon sa bagay na mas nangangailangan sa atin. At ito ay ang ating Panginoon. The Lord our God needs more worshiper. The Lord our God needs more prayer warrior. The Lord our God needs more laborer in the fields. Huwag mong takbuhan ang pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dito, yung word na transform, makikita natin, you have a mentality dapat na isang butterfly. Because the moment that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, merong malaking metamorphosis, supernatural na pagbabago sa iyong buhay. Yung butterfly dati ay kagaya mo, he became a caterpillar before. Pero hindi na natili ang kanyang isipan na siya ay gagapang-gapang lamang. Hindi niya na, ang isipan niya, pagdating ng tamang panahon, ako ay makakalipad din na merong magagandang kulay ang aking pakpak. Kaya yung iyong sitwasyon ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, your present condition, your present situation is incomparable to the things, to the blessings, to what God has prepared for you. Hindi mo maiikumpara ito, kaya huwag kang manatiling caterpillar. Hindi ka mananatiling bulate o ihigad lamang. Huwag mo i-enjoy na okay ka na sa ganyang buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, magiging kang butterfly. Lumipad ka. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay katuwaan ng maraming tao dahil yun ang pagkalikha sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ang aking sinasabi sa oras at sandaling ito, kung gusto mo ng malalaking pagpapala, kung gusto mo ng mga tinatawag na malaking pagkilos sa iyo ng ating Panginoon, have a renewing of your mind. Because when you have a right mindset, you will lead into right pathways. Wrong mindset, tumatagal ang pagpapala mo. Dahil kung ano ang iniisip mo, yun ang nangyayari sa'yo. Kung iniisip mo, ikaw ay malusog, ikaw ay malakas, kahit may kirot kang nararamdaman sa iyong katawan, nandiyan pa rin ang iyong kirot, pero iniisip mo, mas malakas ka pa rin kesa dun sa kirot, sapagkat ang Diyos na nasa atin ay Diyos na nag-ahari. Ngayon lamang po yan, pinakamagandang example. An elephant. Hindi ito yung elephant tsaka yung tiger na shinare ko last time. An elephant. Even though an elephant is more than 1,000 kilos, with his weight and length and height, ay napakalaki niya.
Pag makikita mo ang mga elepante, sila ay mga nasa circus. Sila ay mga tame. Kahit gano'ng kalaki, kalakas ang elepante, because their mentality was imprisoned, na okay na, ganito lamang ang gagalawan ko. Ganito lamang ang lakas ko. Hindi nila na perform or hindi nila na ma-maximize or utilize yung tinatawag na kalakasan nila. Maraming Kristiyano nasa inyo ang salita ng Diyos pero hindi nyo ma-maximize sa mga pangako ng Panginoon dahil ayaw nyo i-activate yung tinatawag na banal na espiritu na nasa inyo. Ang history ng elepante, ganito po pala yan, according sa isang pag-aaral. Ang elepante, kapag siya ay ipinanganak na mula sa kanyang ina, tatanggalin siya at ilalayo siya. At yung elepanteng iyon, sasanayin na nakakadena. For so many months, nasa dilim siya. For so many months, dun sa kadenang iyon, nakatali lang siya sa maliit na tinatawag na kahoy o maliit na iron. Para matrain siya na laging merong nakakadena sa kanyang buhay. At dahil nakakadena siya sa kanyang buhay, yung kanyang lakas, mababano, mababansot, o magiging bonsai. So pagdating ng panahon, nasanay na siya na lagi nakakadena, kahit lumaki siya ng lumaki, ang pakiramdam niya, mas mabigat yung kadena kesa sa kanyang katawan. Kaya maraming Kristiyano ang nagiging mentality, okay na ako ganito. Sabi ng salita ng Diyos, be contented eh. Contentment is not complacency. Ang pagiging contento, hindi pwedeng ikaw ay pabanjing-banjing na lamang, papatay-patay na lamang at sasabi mo, hihintayin ko na lang pagbabalik ng ating Panginoon. No, you have a greater and a big assignment that God has placed in your heart. You have a big calling in your heart. Do not be satisfied na uupo lamang ikaw, manunood ka ng live stream, at ang iba sasabihin, parehas lamang ang nasa simbahan at nanunood sa live stream. No, it's a two different thing. That's why the Word of God says, the fellowship of the saints in Hebrews 10:25. Kaya nga sinasabi dito, balik tayo sa verse 2. Kailangan huwag tayong magkaroon ng isipan ng elepante. Malaki siya. Ikaw mukha kang malaki, malakas, mukha kang mayaman, pero hindi mo ma-enjoy ang kaligayahan sa buhay dahil nakatali ka sa tinatawag na pera. Nakatali ka sa iyong bahay, natatakot ka na baka manakawan ang iyong bahay. Natatakot ka na baka mabangga yung mamahaling mong Porsche. Pansinin nyo, yung mga mayaman, kahit sila'y mayaman, nandun sila sa tinatawag na pinakail na katagumpayan, sobra pa rin ang kalungkutan nila sa buhay. Kaya nga, ang sabi ni Timoteo, command the rich not to put their hope in wealth, but put their hope in God. 1 Timothy 6:17-19. Meron tayong kalungkutan sa buhay, hindi natin ma-enjoy ang buhay. It is because there is an invisible chain na nakatali sa atin. Hindi natin ma-maximize, ma-optimize yung tinatawag na talent na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon dahil ang isipan mo ay napakaliit, kagaya ng isang elepante. This is a true story. Ang sabi ni Reverend Miles Monroe, ito na yung tunay na elepante. Sabi nga ng kwentuhan namin nila daddy at ng mga workers last time, ang elepante ay malaki. That's real. At ang leon, siya ang king of the jungle. Pero ang leon, hindi siya ganun kalaki, ganun katangkad, pero ang elepante kaya niyang kainin. Naniniwala kayo doon. Why? Dahil ang isipan ng elepante, kapag ako'y gutom, kakainin kita. Dapat tayong isipan natin bilang isang Kristiyano, may bagong kotse dyan, kukunin kita. May bagong bahay dyan, kukunin kita. Kung hindi ako titira, gagawin ko yung missionary home. Kung hindi ako titira, papatirahin ko muna pansamantala ang mga kamag-anak ko. Dapat ang mentality natin, we are always on the victor's side, not on the slave side. Ang elepante, ang isipan niya, ay malakas to. Hindi ganun kalakas yung leon kung atin titingnan. Kayang tapakan ng elepante yun, sa bigat nun, ilang libong kilo yun eh. Kaya niyang sipain yun eh, kahit mabilis yun eh. Pero ang isipan niya, gusto niya lagi magtagumpay. Ang isipan niya, itong malaking elepante nito, this will be my lunch. Dapat ang isipan ninyo, kapag may imposible kayong pangarap, this is possible. Because God is in me. If God is with us, then who can be against us? He that is in you, ang sabi, is greater than he that is in the world. Mas malaki ang Diyos na nasa iyo kesa sa problema mo at mga kaaway mo na nasa mundo. Kaya ang sabi dito, napakaikling verse. Romans 12 verse 2. Pero dyan natin kukunin ang lahat ng mensahe sa umagang ito. Ang sabi dyan, ang tanong dyan, what should we do in order to be right with God and acceptable with God? Ano kailangan natin gawin?
Para magkaroon tayo ng tinatawag na renewing of the mind, first thing ang dapat nyong ilagay is offer your body a living sacrifice, holy and acceptable. Ang sabi sa 1 Corinthians 3 verse 16, offer your body a living sacrifice. Ang sabi, know ye not that the body, that your body is the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Saan daw po nakatira ang Espiritu ng Panginoon? Nasa iyo. Nananatili sa iyo. So, ibig sabihin, kapag nananatili sa iyong katawan, hindi pwedeng manatili din ang sakit. Hindi din pwedeng manatili ang kahirapan. Because you cannot serve two masters, ang sabi ng salita ng Diyos. It's either piliin mo ang Espiritu ng Diyos o piliin mo ang Espiritu ng pagkakasakit. Sa aming buhay, makikita nyo, hindi kami nangangaral ng hindi namin isinasabuhay. Sa aming buhay, minsan, maliban sa panganganak ng aming mga asawa, hindi kami nagpa-hospital. Tinitiis namin ang kirot hanggang sa pinakasukdul na nito. Dahil doon namin makikita that when we are weak, Christ is strong in our life. Doon namin makikita that God is our ultimate physician. You need to extend yourself, to stretch yourself like a rubber band. Gusto kong maunawan hanggang saan ang kakayanan ko. Dahil kung hanggang saan ang kakayanan ko at hindi ko nakakayanin, doon pa lang tatrabaho ang Panginoon sa aking buhay. So that I can say what Paul said, that I can do all things through Christ who strengthened me. It is Christ who strengthened you. Ang sabi dito, offer your body a living sacrifice. A living sacrifice sa buhay na handog. Kaya hindi ka makapaglingkod sa ating Panginoon, it is because you fail to offer your body a living sacrifice. Kaya hindi ka makapagbigay ng malaking pledge, malaking offering, malaking tithes, it is because, babalik ka, you cannot offer your body, because if you offered your body, madali na yung lahat ng bagay, it will follow. Dahil hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi ang ating Panginoon na ang nabubuhay sa iyong katawan. Hindi ko po kayo sinasaktan. Ako po, number one ako sa pagiging mareklamo, pagiging bugnutin. In fact, ayoko nang nalilate. Ayoko na hindi nangyayari isang bagay. Sa madaling salita, meron akong side na perfectionist pero binago yun ng Panginoon. That's what you call the renewing of the mind. Last time, nung kami ay ipinasyal namin si Javi somewhere in the south, nasa Calax kami, sa isang expressway kami. Sobrang traffic. Instead na mainis ako, nakita ko ang mga magagandang bagay. Nakita ko na ang mga tao ay kagaya ng mga sasakyan na pumipila sa toll booth. Sila ay nagmamadali na magpakabit ng RFID or anumang easy trip on the last minute. So, I see that many Christians, kapag tumunog na ang kampana, kapag nagkakagulo, doon tayo lahat nagtatakbuhan sa simbahan. But that's good. Pero ang maganda, habang hindi pa dumadating ang ating Panginoon, habang hindi pa dumadating yung mga mas matitindi pang, sabi nga, it will be like a birth pain. Kung ngayon pa nga lamang, ikaw ay umaaray na, paano pa sa darating ng mga panahon? Habang ngayon, ay maganda pa ang buhay, isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon at maglingkod ka na. Huwag mong hintayin yung last minute. Ang tao kasi, ang mentality ng tao, we always tend to cram. Kagaya sa examination, ang gusto natin mag-aaral tayo mismong dun sa araw na yon. Tama ba? Ang gusto natin last minute eh. Last minute shopping, last minute studying, last minute passing o application. Hindi ganun ang buhay. Huwag kang maging kagaya nung other foolish virgins na kung kailan mauubos na yung kanilang mga reserve oil, doon sila humanap ng reserve oil at sila'y naiwan ng ating Panginoon. Ng groom. Kailangan lagi tayong handa sa lahat ng oras at lagi meron tayong tinatawag na extra oil upang patuloy tayo na maging maunlad at magpatuloy sa buhay so that we can say that, Lord, we endure until the end. Because we know, like what you have promised in Matthew 28 verse 20, that you will be with us until the end of ages. Ang ganda na nga ng pangako ng Panginoon eh. He will be with us until the end of ages eh. Pero ang kadalasan tayo nang iiwan sa Panginoon, pag kumanda lamang ng konti ang ating buhay, hindi mo na makikita sa simbahan. Hindi ko sinasabing ang Panginoon ay tumitingin sa tinatawag na perfect attendance, pero kapag inalay mo ang buhay mo sa Panginoon, when you offer your body, you are offering your time. You are offering your strength. You are offering your effort. You are offering everything to God. Kapag binigay mo ang katawan mo, malamang susunod ang pera. Kapag binigay mo ang katawan mo, malamang susunod ang paglilingkod. Kaya hindi ka makapaglingkod sa ating Panginoon dahil hindi mo ba inaalay ang iyong buong katawan sa ating Panginoon.
Because when you offer your body, susunod dun, number two, you will make your body holy. Magiging banal. Igagalang mo ang katawan mo, hindi mo sisirain ang katawan mo. Bakit mo sisirain ang katawan mo? Pagmamayari mo ba ang katawan mo? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? That you are bought with a price. Huwag kang magpuyat sa paglalaro ng mga computer games, hindi mo yung katawan. Huwag mong pilitin na ikaw ay mag-stretch ng overtime sa pagtatrabaho dahil hindi mo yung katawan. Ang katawan natin ay merong hangganan. Kaya nga, nilikha ng Panginoon yung tinatawag na pagpapahinga. Tapos sasabihin mong binabayaan ka ng ating Panginoon, hindi ka binabayaan ng ating Panginoon, inabuso mo ang iyong katawan. Sasabihin mong pag matanda mo ngayon, oo nga. Kaya nga ating tatandaan that you are bought with a price. Binili ka ng ating Panginoon na may halaga. Hindi lang basta pera, kundi binigay niya ang kanyang buhay para ikaw ay maligtas. Binigay niya ang kanyang buhay para magkaroon ka ng redemption. Binigay niya ang kanyang buhay para magkaroon ka ng restoration sa lahat ng ininakaw ng kaaway sa iyong buhay. Dapat mayaman ka na ngayon, kapatid. Dahil hindi mo na yung katawan. Hindi mo kailangan magpakahirap sa pagtatrabaho, pagnenegosyo. Ganito po ang mentality ng mga incheck, ang sabi ng isang sa kaibigan ni Bishop. Ang mentality namin ng mga incheck ay ganito. Pinag-aaral namin ang aming mga anak hindi para maging empleyado. Tama po ba yan, Sister Jo? Pinag-aaral namin ang mga incheck para magnegosyo. Ang mentality ng karaniwang Pinoy, kaya tayo ay mahirap, pero hindi na ngayon. Pinag-aaral ko ang aking anak, ang mentality ng mga normal Pilipino or ng mga normal mga tao, hindi ko binababa ang Pilipino, pero ang mentality nila, pag-aaralin kita sa pinakamagandang university para ikaw ay maging manager. Manager ka lang, pero may boss ka pa rin dahil yun yung may-ari ng kumpanya. So ngayon, ikaw naman ay slave mentality pa rin. Okay na rin yun. Maganda naman ang titulo. So may sweldo ko 150,000, 100,000. Okay na rin yun. Maganda ang benefit. Meron 13, 14, 15 month pay, pero swelduhan ka pa rin. Kaya nga, humahanga ko sa mga bata na kagaya nila Kyle at RR na habang bata pa lamang, marunong na mag-impok. Marunong na magnegosyo. Dahil tatandaan nyo, kagaya ng diniscuss natin a year or two years ago, there are four levels of life. First is yung tinatawag na education. Second is employment. Third is yung tinatawag na entrepreneur. Fourth is what you call endowment. Dapat magre-retiro nyo, dapat kayo ay nakafocus na sa tinatawag na pagpapahinga. Pagpapahinga na in the sense, hindi nyo na iniisip kung paano babayaran ang kuryente ng bahay, paano babayaran ang upa, may bahay na kayo. That's what you call endowment. Because you have already conquered employment and you move into entrepreneurship. Because God has called each and every one of you to be the kings and priests in the marketplace. Yung hindi namin naaabot ni Bishop, maaabot ninyo dahil ibang kakilala nyo doon sa mga negosyo ninyo. At kayo din ang gagamitin ng Panginoon para sila'y makakilala sa Panginoon. Dapat yun ang mentality natin. Hindi lamang basta kumita ng pera, kundi para maligtas ang kanilang kaluluwa at makikita mo na mga transaksyon mo ay susunod ngayon ng ating Panginoon. And the third thing is, render your service reasonable to God. Render your service. Ano ibig sabihin ng render your service to be reasonable? Kailangan lahat ng ating gagawin, kailangan lahat ng ating pagsusumikap, laging nakapoint para parangalan ng ating Panginoon. Dahil ang sinasabi sa Colossians 3 verse 23, whatever you do, do it for God. Dapat laging maparangalan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kailangan siya lagi ang maluwalhati. Kahit hindi tayo nakikita ng ating boss, patuloy tayong magtapat sa Panginoon. Dahil kung tayo magiging tapat sa maliit, pagkakatiwalaan niya tayo ng malaki. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, okay na tayo doon sa tinatawag na what we should do in order to be acceptable sa ating harapan ng Panginoon. Kasi kapag yun ang ginawa mo, tiyak maganda ang pathway na tinutumbok mo. When you offer your body, when you make yourself holy, when you render your service to God, when you have a transformed spirit and mind, when you have a renewing spirit, when you do not conform to the pattern of this world. Kaya minsan pare-pares tayo ng mundo dahil ang mentality ng mundo is slavership. Pagiging alipin. Pinalaya ka na ng ating Panginoon sa pagiging alipin. Tinatawag ka ng ating Panginoon so that you will be His hire, tagapagmana.
Ibig sabihin ng tagapagmana, ikaw ang magmangasiwa doon sa ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos in Philippians 2 verse 5, ano po ang sinasabi doon? Let this mind be in you. Simple word, let this mind be in you, which was also in whom? In Christ Jesus. So ano ibig sabihin nun? We must have a self-emptying. Aalisin natin yung pagtitiwala natin sa sarili. Pagtitiwala mo na alam ko na lahat ng tinuturo ni Bishop, ni Pastor Joe. Alam ko na lahat ng mga gagawin sa mundo. Ang tawag doon, pride. And you are what you called wicked. Because in the book of Job, ang sabi, the wicked always say that I can do all things and I know all things. 21. Buksan nga natin in 21 verse 15 of Job. What is the Almighty that we should serve Him? Tinatanong nyo. Maglilikod ba ako sa Panginoon? Sino siya? And what profit should we have if we pray unto Him? Wala naman naaabot ang pananalangin. Ang kailangan pa rin ay pagsisikap. Then you are a wicked person. Ang sabi sa verse 16. Lo, their good is not in their hand. The counsel of the wicked is far from me. Yun ang sinasabi ni Job. Kasi nagiging self-righteous si Job. Kasi ang mga wicked ang laging inilalagay nila, magaling ako, kaya ko ito. Huwag ganun. Hindi natin lahat alam ang lahat ng bagay. Kaya kailangan natin ng Panginoon. Ang alam lamang natin ay yung mga bagay na natutunan natin. Pero maraming bagay ay hindi pa rin natin alam. Hindi natin alam ang mga pangalan ng mga between. Diba ang sabi ng Panginoon kay Job? Job, do you know the names of the stars? Job, do you know the numbers of the hair? Job, do you know how deep is the ocean? Job, do you know the measure of the world or the earth? Job, do you know where the snow comes from? It comes from the north. Job, do you know where the rain comes from? The rain comes from the south. Walang makakatumbas sa kusayan ng ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan, balik tayo, in Philippians 2 verse 5, there should be a self-emptying. Because when there is a self-emptying, it is not I that live. Hindi na ako yung nabubuhay sa akin. Ang Panginoong Jesus, hindi niya inisip na siya ay Diyos. Siya ay naging lingkod. Kung ang ating Panginoon ay naging lingkod, bakit ikaw iniisip mo na maging boss? Eh, pero bakit ang sabi mo, Brother Jonathan, kailangan kami ang maging kings and priests ng tinatawag na marketplace? Ang ibig ko sabihin, sa kabila ng katagumpayan nyo, nandun pa rin ang kababaan ng inyong loob. Patuloy pa rin kayo maglilingkod sa ating Panginoon. That's the balance teaching. Kaya makikita natin in Hebrews 12, balik natin, verse 3. Yun yung continuation itong tinatawag na 5 na Philippians. For consider him that endured such contradiction of sinner against him, lest ye be wearied faint in your minds. San daw tayo una napapagod? Sa isipan. Hindi lamang kotse ang nag-overheat. Ang nag-overheat din ang iyong isipan. Kaya nga ang unang pinapasok ng kaaway ay ang iyong isipan. Kung ano ang nakita mo, pinaprocess ng iyong isipan. At yung nakita mo, minsan maliit lamang pinalalaki ng iyong isipan. Kaya nga, naging problema kay Job, ang sabi ng isang part ng Book of Job, everything that I feared happened to me. Kaya yung mga kinakatautan mo nangyayari sa iyong buhay, dahil yun ang inaisip ng iyong isipan. Si Job, yun din yung naging problema. Though Job was labeled as a faithful man, ang sabi ng salita ng Diyos in Job chapter 1. Pero sa kabila nyo, if you will read the chapter 3 or chapter 4 ng Job, makikita nyo doon na meron palang kinakatakutan si Job sa likod ng kanyang isipan. Kinakatakutan ni Job na siguro siya ay magkasakit. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Bakit mo kakatakutan ng kamatayan kung ito ang pintuan sa buhay na kapiling ang ating Panginoon? At masasabi mo, O death, where is your sting? It should be like this. Dapat hindi ang ating katawan o ang ating pangarap ang kumontrol sa ating isipan. Dapat ang ating isipan ang kumontrol sa ating katawan. Dahil ang isipan natin, it sends sensory neuron to our bodies. Kapag ikaw ay nakatikim na maanghang, papasok yan sa taste bud, ang sabi ni Jao, sa mga sensory neuron, at papasok muna yan sa isipan para i-process niya na maanghang ito. Tama po ba? Sa mga nag-aaral ng science. Kapag ikaw ay natusok, minsan may delay eh.
Split seconds also, hindi na natin nakikita. Doon pa lang papasok sa isipan mo na magti-trigger siya na sasabihin sa iyong katawan, masakit yan. Kaya nga, it should be us controlling the body and not the body controlling us. Dapat hindi tayo dinadala ng ating katawan patungo sa pagkakasala. Dapat hindi tayo dinadala ng ating katawan patungo sa katamaran sa pagbabasa ng Biblia. Dapat hindi tayo dinadala ng katawan sa sasabihin natin, manunod na lang ako sa Facebook live streaming, it's always the same. No! Dapat meron tayong tinatawag na kagalakan sa pagtitipon na kagayang ito. Makikita mo, hindi mahalaga kung paano yung mga nangyari sa iyo sa nakaraan. Ang mahalaga yung nangyayari sa iyo sa kasalukuyan at sa darating na inaarap. Because God is building something great in your life, hindi yung spirito na galing sa kaaway. God is giving you the spirit of patience. In Ecclesiastes 7, verse 8. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Ecclesiastes 7, verse 8. The end is better than the beginning. The end is better than the beginning. And the patient spirit is better than the proud in spirit. Marami ang nagsimula sa tama. Marami ang nagsimula sa maalab na buhay. Kaya nga laging dinidikdik na salita ng Diyos, will you endure until the end? If the Son of Man comes back here on earth, will I find people that are faithful to me? Hindi yung pag-uwi. Although maganda kung mag-umbisa ka ng tama, that's good. Pero kung pa sa bandang uli naman, kagaya na sabi na sa isang pahina ng Biblia, what has bewitched you? Ano ang kumulang sa iyo, kapatid? You started in the spirit and now you ended with the flesh. Nagsimula ka na, puspos ka ng banal na espiritu at ngayon bigla ka tumatakbo sa mga doktor. Tumatakbo ka sa tinatawag na mga maintenance medicine. But God is the length of your life. God is the length of your life. Remember what Elisha did. Ang sabi ni Elisha, may present sa kanyang problema, you will read it. Sabi sa kanya, ang problema dito sa bayang ito, ay marami namamatay. Lalong-lalo na ang mga bata. Because the problem is the water. Ang sabi ni Elisha, lagyan mo na ganito ang tubig at ipainom mo sa kanila at simula noon, wala nang namatay. God will give you wisdom, power, anointing, and authority. Because I know kung sino ang hihingan ko ng tulong. My help comes from the Lord. Does your help comes from the Lord? Itinuturo ko to hindi dahil sa nabasa ko to sa Biblia lamang. Itinuturo ko to dahil naranasan ko ito. Ang buhay ay seryosohan. Ito ay tunay kapag ito yung isinagawa sa buhay ang bawat naririnig mo. Do not be just a hearer of the word only, but be the doer of the word. Kaya nga ang sinasabi ng salita ng Diyos, better is the end than the beginning. Susubukin tayo eh. Sa umpisa, ganito lamang po yan. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, talagang alab mo. Sipag mo. Lalo lang kung sunod-sunod yung pagpapalad dumadating sa iyo, eh paano dun sa problem, dun sa gitna? Dun nagkaka-problem eh, yung gitna eh. Sa gitna, marami nang sumusuko kapag hindi na pagpapala. I remember what Job said to his wife. Ang sabi ng kanyang wife, O Job, sobra nang ginagawa sa iyo ng Panginoon mo. Isumpa mo na ang Panginoon mo. Job 2 verse 9. Kaya yung kinakain yung asawa niya, puno ng sili yun. Dahil puno ng mga masasamang salitain. Ang sabi ni Job sa kanyang asawa. And I love this verse. In Job 2 verse 11 yata or 13. Basta something in Job 2. Ang sabi doon, hey, when blessings arrive in our life, we welcome it. Pagpapala ang dumarating sa ating buhay, ang sigla natin magpatotoo. Pinagpapasalamat natin sa Diyos. Pero kapag problema at kamatayan ang dumadating sa ating buhay, we complain. Kaya ang sabi ni Job, we should also thank God sa mga dumarating na hindi magaganda sa ating buhay. Ayan sa 2 verse 10, pero pag dinerecho mo, makikita nyo doon. Ang sabi ni Job, we welcome blessings only. Pero dapat i-welcome din natin kapag tayo dumadaan sa pagsubok dahil mula sa pagsubok na ito. Remember, ang layunin ng pagsubok are three things. Four things. Gawin na natin four. Makikita nyo, hindi ko nababasahin so that we can go on doon sa tinatawag na armor of God. So that we can protect our mind. Dahil yung mind natin, yun ang kumukontrol sa ating katawan.
Ang layunin ng pagsubok sa atin, ang sabi ni Job, sa Job 5:17, sa Job 33:17, sa Job 36:15, ang sinasabi doon, the trials, the sickness, the pain that we are experiencing, first, it open our eyes. Ibinibukas itong ating mga mata. Kaya itong 2020, talagang perfect vision ito eh. Dahil pinapakita natin yung mga taong mangiiwan sa atin. Ipinapakita nito na hindi natin kailangan ng pananalabi para mabuhay. Ang kailangan natin ay Panginoon at pagkakaisa ng pamilya. Ipinapakita ng Panginoon na sa kabila ng mga nagtatanggalan na trabaho, hindi nagkulang ang iyong paminggalan, hindi ka naputulan ng kuryente, hindi ka naputulan ng tubig. Pinalilinaw ng Panginoon na ang lahat ng provision mo, huwag mong habulin yung need mo. Ang habulin mo ay yung nagbibigay ng sustento sa pangangailangan mo. At ito ang ating Panginoon. Because He is our Jehovah Jireh, He is our provider, He is our everything. He is our Jehovah Shammah, He is with us. Bukod doon sa natutunan ni Job, that problems, sins, pain, sickness, whatever, not good things that are happening, it opens our eyes. Second, it humbles the proud. 1 Corinthians 3:3. For ye are not carnal, for whereas among you, yan yung isang produkto ng mga spirits kanina. Envying, kapag ikaw ay hindi galing sa Panginoon, ang mangyayari sa'yo, chismis. Ang mananahan sa'yo, paninira sa ibang tao. Ang mangyayari sa'yo, division. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na subdivision. Tandaan mo, pag maraming tao ang nagko-complain sa'yo, maraming tao ang nagki-criticize sa'yo, huwag mo silang patulan. The more na pinapatulan mo sila, mas marami silang sasabihin sa'yo. Don't be too busy of yung tinatawag na sila ipakinggan mo. Because you are so busy in succeeding. Huwag kang maging masyadong busy sa mga sinasabi nila, kundi maging busy ka sa iyong pagtatagumpay. Dahil sa iyong pagtatagumpay, laging marami maiinggit. Dahil sa iyong pagtatagumpay, marami ang gustong mainis sa iyo dahil ayaw nila makita na ikaw ay nagtatagumpay. Ang gusto lang nila, you have the same mentality. But you do not have the mentality of the elephant. You do not have the mentality of the grasshopper na patalon-talon lamang. You have the mentality of Joshua. You have the mentality of Caleb. You have the mentality of Abraham. And most of all, you have the mentality of Jesus Christ. Amen. That you see a promised land in the midst of the problem. Kaya nga makikita natin mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, and this we will go. In Ephesians 6, verse 10 to 13, basahin po natin. In Ephesians 6, verse 10 to 13, ano po ang sinasabi? Ephesians 6, verse 10 to 13. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Pause po muna tayo dyan. And in the power of His might. So Paul, si Apostle Paul, he is showing that the enemy is trying. He is preparing us. Kaya nga kung babasahin nyo yung epistle, it is about Paul preparing us that there are so many battles na paglalabanan natin. When there are so many battles, don't be rattled. Huwag kang masishake. Huwag kang maliliglig. Alam ni Pablo na marami mag-o-oppose sa atin sa calling na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. But remember that you are an overcomer. Sabihin mo, I am an overcomer. Bakit ka maging overcomer? There are three things why. Because God has called you. You have a calling. You have a calling. You have an assignment. You have the best doctrine. Na kailanman ay hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaran. Sabi sa itanan Diyos si Hebrews, He will never leave you nor forsake you. And what is good? That you are a more than a conqueror through Him. Patuloy ka magtatagumpay sa buhay. Kaya nga, binabago sa atin ng Panginoon kapag meron tayong isipan na kagaya niya na sinasabi ni Pablo, let this mind be in you, self-emptying. Nawawala na yung pagiging mainipin mo. Napapalitan ng spirit of pride, spirit of whatsoever, spirit that is against the spirit of God, the spirit of patience, the spirit of knowledge, the spirit of understanding, the spirit of discernment. Paano yun? Like for example, kagaya last time, dapat, kailan nga po may holiday? November 30. Dapat no November 30, papasalan namin si Javi dun sa tinatawag na zoo na pwede ang bata. Pero hindi nangyari yon. Dahil bilang isang pastor, marami ang bigla ang nangyayari. Pero okay lang. That's good. Kailangan lagi mapagpasalamat tayo. Kung hindi nangyari ito, may bagay na ginagawa ang Diyos dahil gusto niya tayong ipag-adjust sa mga bagay na hindi natin nakikita. He worketh all things, ang sabi ng Romans 8:28. So, mga bagay na hindi natin nakikita. So, pagpunta namin kinabukasan, pumunta kami TBN, nag-side drop kami sa doon sa isang farm doon na may zoo.
kakausap ko yung tour guide, ang sabi niya, sir, buti hindi kayo pumunta kahapon. Dahil kung pumunta kayo kahapon, hindi halos kayo makakapasok. God knows all things. He is an omniscient. Yung mga bagay na hindi nangyari, yung transaction mo na hindi nangyari, dahil gusto ng Diyos na ikaw ay may spared. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay may preserved. Kaya huwag ka mabugnot. Ang sabi ng salita ng Diyos, katulad ako nito dati, do not fret. I fret. Nababalisa ako pag hindi nangyayari mga bagay-bagay in my way. Because the Word of God says, many are the plans of man in his own heart, but it is the plan of God. It is the plan of God. It is not your plan that will prevail. It is the plan of God that will prevail. Sabihin mo, matanda na ako, hindi pa ako mayaman. Hindi ka nga naging mayaman, pero pinayaman mo naman ang iyong anak sa pagmamahal dahil sa pagsusumikap mo sa trabaho, sila ang magtatayo ngayon ng iyong bahay. At masasabi mo ang sinasabi sa Deuteronomy, it is not I that build my house. It is you, O God, because it is my children that build it. Hindi mo nakikita, hindi mo nga naitayo, pero yung mga anak mo pala o yung mga apo mo pala. Because no eyes has seen, no ear has heard what the Lord has prepared for you. And verse 11, Ephesians 6 verse 11, put the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the enemy. What do you mean the word wiles? The scheme, the entrapment, the trap, the plan of the enemy. Pinagpaplanuhan ka na ng kaaway bago ka pa lumaban. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos in 1 Peter 5, hindi na natin babasahin. Ano po ang sabi? Be vigilant, be sober. Magiging kang mapagmatsyag, huwag kang patulog-tulog. Huwag kang papetix-petix. Dahil ang kaaway humahanap ng tamang tiyempo para ikaw ay pabagsakin. Kaya kailangan laging suot mo ang whole armor of God. Suotin mo ito mula ulo hanggang paa. Bago natin ituloy yan, ano ba yung whole armor of God? Baka hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag na connection. Whole armor of God, ganun, whole armor of God, Brother Jonathan. The helmet of salvation. When you wear the helmet of salvation, next Sunday, nakaano ako, may costume ako ng helmet of salvation. Hindi ganun. Yung helmet of salvation na tinatawag ng Panginoon, it is you believing that Jesus Christ died and rose again. That's why you are saved. It is not by your own works. It is not because of your own goods. It is not because you strive to get saved. Remember, the Word of God says, we are saved by grace through faith. Lagi mong tatandaan, ikaw ay iniligtas ng Panginoon dahil sa Kanya. Dahil sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, that's the helmet of salvation that always remind you. What about the breastplate of righteousness, Brother Jonathan? Ano may breastplate of righteousness? Breastplate of righteousness is that because the Holy Spirit is residing inside you always, day by day, you tend to do good things. You are not doing good, not to glorify God. You are doing good because God is so good in your life. It is the abundance ng kabutihan ng Diyos, kaya ka gumagawa ng kabutihan sa iyong buhay. Gumagawa ka naman, alam mo yung mga tama at mali. Na alam mo, na kapag ginawa mo ito, kahit ikaw ay kikita ng malaki, alam mo mali pa rin ito sa harapan ng Panginoon. That is what you call righteousness. That's why you need the breastplate of righteousness. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, pinoprotektahan niya ng puso. Ang puso, ang sabi ng salita ng Diyos, it is deceptive about all things. Madaling malinlang ang puso. Kaya makikita niyo, maraming tinatawag na nalilinlang sa pag-ibig. Dahil ang pinakikilos nila ay kanilang puso. So, sasabi nila, tamad naman ang aking asawa. Tandaan mo, yung nakikita ng iyong mata, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, do not look on the outside appearance. Lahat kayo'y magaganda noon, pero kapag wala sa iyo si Kristo, tatanda ka pa rin. Ang tanong, mamahalin mo pa rin ba siya at kakantayin mo yung kanta na, hanggat maputi ng buhok mo. Kasi tatabayan. Ano, mahal mo lang siya kapag maganda? Mahal mo lang siya kapag may muscle? Pag nawala na yung abs at naging flabs na, mamahalin mo pa rin ba siya? Mahal mo pa rin ba siya kahit mabaho siya sa pagising sa umaga? Kahit may lupa siya? That's heart. Kaya we must protect our heart through the breastplate of righteousness so that you will choose what is right, not in your sight, but what is right and acceptable, ang sabi kanina, in the sight of God. Yun yung purpose na tinatawag na breastplate of righteousness. And then, how about Brother Jonathan, the belt of truth? Dito, maraming Kristiyano ang hindi nakasuot nito. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos, even the elect shall be deceived in the last days.
Because they are being pulled out, magnet, snatched away doon sa tinatawag na paniniwala at doktrina ng ating Panginoon. Because out of your number, people will distort the truth. Sisirain ng kaaway, babaguhin ng kaaway ang katotohanan na kahit ikaw ay magkasala, ikaw ay ligtas pa rin. Yes, that's true. Pero hindi ibig sabihin magpatuloy ka sa kasalanan, talikuran mo ito, because that is what you call repentance. And then the next thing is yung tinatawag na shoe of peace. Mamaya na po yung sword of the spirit. Shoe of peace. What does it mean, Brother Jonathan, shoe of peace? That you are contented. You are contented with what you have right now. Tandaan mo, kaya tayo nagkakasala dahil sa mga paa natin. Ang mga iba ay dinadala sa sugalan, sa sabungan. Ang iba ay dinadala sa kasino. Ang iba ay dinadala sa tinatawag na mga lugar na hindi dapat puntahan ng mga Kristiyano. It is because of our feet is not contented. Kaya bantayan mo ang iyong paa. Lagyan mo ito ng sapatos ng kapayapaan. Dahil sa pamamagitan nung hindi ka dadalhin ng iyong paa para ikaw ay magkasala sa halip, lahat ng matatapakan ng iyong paa ay magiging pinagpala. Pumunta ka man sa probinsya, pagpapalain ka ng Panginoon. Pumunta ka man sa Amerika, pagpapalain ka ng Panginoon. Pumunta ka man dito sa Maynila, pagpapalain ka ng Panginoon. Because it is the same God who bless us. And then last thing, bago tayo bumalik ng Ephesians 6, the sword of the Spirit. What is the sword of the Spirit does? Sinisira niya ang mga gawa ng kaaway. It breaks into pieces. Yung mga temptation, yung mga pakana ng kaaway. Di ba kaya nga matalas ang espada? At makikita natin dito sa armor of God, there are two benefits of this armor of God. One is offensive benefit, one is defensive benefit. Hindi ka mananalo sa labanan na puro salag lamang. May nakita ba kayo sa basketball na puro supal pa lamang? At puro rebound lamang? Nananalo ang isang koponan kapag natatambakan nilang isang team. Kailangan defensively mataas ang high rating mo and offensively mataas ang high rating mo. Kaya nga yung tinatawag na sword of the Spirit and helmet of salvation, kailangan magkatandem ito dahil yung sword nagiging depensa din siya. Yung sword nagiging opensa din siya. Tama po ba? Kasi yung sword, kapag ikaw ay sila ng kaaway sa pamamagitan ng espada, pwede mo salabihin din ito. Meron pa isa tayong nakalimutan. It is the shield of faith. It is faith. God will honor our faith. And without faith, it is impossible to please God. Yung kaaway, magpapakana ng mga tinatawag na iba't ibang isipan, sasalagin mo ito ngayon para hindi ikaw matempt. Temptation ang lalabanan ng shield of faith. Para hindi maliglig ang iyong pananalig. Bumalik tayo. In Ephesians 6, verse 12, "And we are not against flesh and blood, but we are against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high and heavenly places." So ano po sinasabi dito sa verse 13? Sa verse 12, sorry. Ibig sabihin dito, we are in war against spiritual rebel of God. Hindi mo kaaway ang asawa mo. Hindi mo kaaway ang boss mo. Kaya ikaw ay ginigipit ng iyong boss dahil hindi siya ang kaaway mo. Dahil galit ng kaaway na maging ulo ka. Ang gusto ng kaaway, laging maging buntot ka. Ang gusto ng kaaway, lumabang ka sa iyong boss. Pero ang labanan, hindi dahil sa pamamagitan ng pakipagtalaktakan ng iyong bunganga. Ang labanan ay napapanalo mo sa pamamagitan ng prayer warfare. Because when you have prayer, then the Holy Ghost, then the anointing of God will cover and will make powerful yung tinatawag na armor of God mo. Kapag wala sa iyong banal na espiritu, hindi makakatrabaho ang buong armor of God. That's why you need prayer, you need praise and worship, you need speaking in tongues. Kaya sa ating pagtatapos, in Ephesians 6, verse 17, and this is where we will concentrate. Ephesians 6, verse 17, "Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." When you have the helmet of salvation, makakapag-isip ka ng malinaw, you will see things clearly. Makikita mo ang lahat ng bagay. Huwag tayo magkaroon ng kaisipan na kagaya ni Job. Ano po ba yung kaisipan na kagaya ni Job? Dahil ang pakiramdam, huwag tayo magkaroon ng self-righteous. Yung akala mo ay sobrang banal mo. Kaya nga araw-araw, kailangan lagi lumapit tayo sa trono ng ating Panginoon at tumingin ng kapatawaran. Kasi ang isipan ni Job ganito, aping-api si Job. Ang sabi sa kanya, ang sabi ni Job, "I am like a target sa ating Panginoon." Kung baga ba sa shooting range, ako yung target range ng Panginoon, kaya sunod-sunod ang problema. At ang sabi pa ni Job, kaya ito yung nangyayari sa kanya, "It is because I am like a forced labor."
Kaya punong-puno kaya sabi ni Job, Panginoon, mas maganda pa sa hukay na lamang because in the grave, there will be rest. In the grave, there will be no wickedness in that. Huwag natin pagganahin ang ating isipan dahil mahihirapan tayo maunawaan. If we are in the carnal body, the carnal mindset, hindi natin maunawaan ang mga sinasabi ng mga mangangaral. Dahil hindi magtatagpo ang kaisipan ng kalupaan sa kaisipan ng kalangitan. That's why we need to connect with the mind of Christ. That's why Paul said, you need to have the mind of Christ. Because when you have the mind of Christ will always bring you to a victorious life. Meron nga mo isang kwento, and this we will end. Meron mag-asawa, nang laging iniisip nila ay one day, may papasok na magnanakaw sa kanilang basement. So for the past 15 years, gabi-gabi binababa nila yung kanilang basement. Isipan nila yun eh. Same thing with Job. Remember, the Word of God says, ang sabi ni Job, those things that I am thinking, it happens to me. Isipin mo yung mga nasa isipan mo, kaya nangyayari sa'yo yung mga problema mo sa buhay dahil nasa pinaka-ilalim ng isipan mo yung isipang yon. That's why I am challenging you to have a renewing of the mind. Have the Spirit of God. Di yung mag-asawa for the past 15 years, baba sila ng baba. Pina-flash tayo nila. And after 15 years, mismo sa 15 years, pagbaba nga nila, may magnanakaw na may dalang baril. Because in our mind, we are creating our destiny. In our mind, doon nagkakaroon ng decision making. In our mind, doon nagkakaroon ng realization at manifestation yung bawat iniisip natin. He who controls his mind, controls his body. That's why when God controls your mind, hindi mahirap na habang iyong buhay na wala kang sakit. Kapag may kirot sa iyong katawan, yes, mararamdaman mo yan. For the next hour, mararamdaman mo yan. For the next day, mararamdaman mo yan. Kaya ang una mong patatagin ay ang isipan mo. Kapag matatag ang isipan mo, hindi ka makokontrol ng iyong katawan. At paano tatatag ang iyong isipan? Kapag meron kang buhay na relasyon sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay laging tumatawag sa Kanya. Kapag ikaw ay may bagong kaisipan na ang lahat ng dumadarting at dumadaan sa iyo ay hindi para ikaw ay sirain, hindi para ikaw ay saktan, kundi para ikaw ay ihanda ng Diyos para sa mga malalaking pagpapala. You might not understand what I am, sabi ng Panginoon, you might not understand what I am doing today. But later on, you will understand. Maybe God is saying unto you, hindi mo naunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay nito sa iyo sa ngayon. Pero later on, you will understand that I preserve you, that I train you. We must be like a warrior who is trained for the battle each day. Kaya huwag tayong patulog-tulog, maging tayong matatag ang ating isipan, ay punuin natin ang kaisipan ng Panginoon, mga awitin, mga memory verse, sapagkat sa pamamagitan nito, hindi ka tatanda na mayroon ka Alzheimer's disease. Pagbata ang isipan mo, at ito ay katotohanan, kapag bata ang isipan mo, kahit ikaw ay 72, 73 years old na, gustong-gusto mo pa rin magturo. Billy Graham, at age of 93, nakakapagturo pa siya, nakakapagsulat pa siya ng mga libro. Dahil ang susi sa pagpapala mo ay matalas na isipan. Hindi mo kailangan maging matalino. Sabi mo, Brother John, hindi naman nakatapos sa pag-aaral eh. That's your limitation. Tinitingnan mo na hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Yung mga bilyonaryo ngayon, yung mga milyonaryo ngayon, yung sila'y nag-umpisa, hindi din sila nakatapos sa pag-aaral. Ang iba'y nagtitinda ng sapatos. Ang iba'y nangungulekta ng basura. Pero nasa na sila ngayon? It's about your mindset. It's about the mentality of heaven. The mentality of heaven doesn't go retreat. Hindi ka ba rin uurong-sulong. Laging pasulong tayo sa ating destinasyon dahil alam natin, nakatulong natin ang ating Panginoon sa lahat ng pangarap at layunin natin sa ating buhay. Dahil mataas ang pagkatawag niya sa bawat isa at huwag mo itong tatalikuran. Kaya sa ating pagtatapos, pindutin mo na kapatid yung tinatawag na restore factory setting ng iyong isipan. Hindi ka kailangan magkaroon ng isipan ng mga Israelita nang sila ay nasa wilderness. If you want a new wine to be poured out in your life, kung gusto mo ng bagong pagkilos sa iyo ng ating Panginoon, remember this, your past anointing, your past victory is not valid for today's battle. Yung mga nakaraan mong katagumpayan, yung mga nakaraan mong mga battles, anointing, hindi na pwede noon yun. Because God wants something new in your life. Ang laging gusto ng Panginoon ay laging bagong sisidlan. Kaya gusto niya bago ang iyong isipan. Dahil kapag bago ang iyong isipan, magiging makasaysayan ang iyong buhay. Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa oras at sandaling ito. Forgiven an opportunity, O God, na makarinig ng salita ng Diyos.
Hindi man namin maunawaan ang iyong salita agad-agad, but the Holy Spirit will explain us unto us. The Holy Spirit will strengthen us, O God. Kaya ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Starting today, they will have a new mindset. And it will be the kingdom of mindset. Hindi sila nanghihingi. Hindi sila humaasa sa kanino man tao. But they are the one who is giving. Kaya salamat po, ikaw po ang maluwalhati ng parangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain po ang bawat isa ng ating Panginoon. Great news! We have added a new way on how you can enjoy listening on our preachings and messages. You can download the podcast application on your iPhone and Android phone. Just subscribe on our Greg Durante podcast. Weekly, we have new audio preachings that will surely bless you. Going to all the world, preaching the gospel at any cost.